Magandang tanghali po, tayo po sa daling manalangin. Lord, pinupuri ka namin, iluluhapin namin ang kanilang pangalan. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, muli sa araw na to. At muli po, Panginoon, na magkakaroon po ng isang pasinayaan sa lugar na to, Panginoon, sa Barangay 311 na proyekto po na aming Vice Mayor, Lord Servo Nieto, kasama ng aming Mayor Hanil Acuna. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo ng buhay at karakasan sa aming Vice Mayor, Panginoon, para sa kanyang mga proyekto na gagawin pa po, Panginoon, sa hinaharap. Lord, maraming salamat po, Panginoon, samahan mo po kami, Panginoon, sa hapon na to, sa pasinayaan pang nasa lugar na to. I-bless mo po, Panginoon, ang public seer po, Panginoon, sa lugar na to. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas ang papurit po sa salamat. In Jesus' name we pray, lahat po tayo magsabi ng Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa awit ng Maynila. Kamusta po? Isang kita-kita naman po tayo.
Siyempre, I would like to congratulate ang ating pong buting Vice Mayor, ang ating pong kumpare. Napakagaling ang congressman. Alam niyo po, siguro para sa kaalaman ng mga taga rito sa barangay na to, dito lang po sa buong Maynila na makakatagpo tayo ng ganyang kagandang CR, di ba pare? So, napaka-special po ng barangay niyo, di ba? So, congratulations po sa inyo. Sana po maraming maka-appreciate nito at marami po ang makinabang dito sa napakagandang toilet. So, balita ko, may Netflix pa rin. May Netflix ba pa rin? Wala pa, lalagyan pa lang. Baka dyan naman kayo tumambay, huwag naman. So, syempre po, ang pagbati ay mula po sa ating Mayora, Mayorahan ni Lacuna at sa buong team Asel sa Manilin. Maraming salamat. Maraming pong salamat po si Alterex Alvarbar ng ngayon naman para magbigay ng pananalita sa ating lahat. Mula ito sa tanggapan ng opisina ni Consul Maya Chensa, palakpakan po natin kagawa John Mel Polito. Hello po, magandang hapon po, Barangay TV 11. Yan po, in behalf po ang Consul Maya, magandang hapon po. Thank you so much, kagawa John Mel Polito. Ngayon naman, para magbigay ng pananalita sa ating lahat, tawagin po natin Consul Pamela Fagugoso. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating mga chairman na nandito, sa mga konseha, sa mga kagawad, sa mga konsehan, syempre kay Vice Mayor. Magkasama kami kanina umaga, kaya baka naisip niya bakit ganito business ko. Galing po kami ni Vice sa graduation, kaya medyo nakabarong rin po siya. Una-una, gusto ko magpasalamat kay Vice kasi napakaganda na itong project na ito. Alam niyo, nung bago akong maging konsehan, naiisip ko talaga CR eh. Kaya alam niyo, nagsabi sa akin, ang hirap i-maintain. Kaya sana, lahat ng mga tiga rito, i-maintain ho natin yung kalinisan, kaayusan. Mahalin natin yung pinagawa dito. Kasi sa binanggit nga ni Consul Terence, ito pala yung barangay na nalagyan ng gantong CR. Kaya sana mahalin natin, ingatan natin. Yung parang sa atin talaga ito, nag-iingatan natin. Kasi napakaswerte nyo, kayo yung unang barangay na nalagyan nito. At sana, Vice, magkaroon pa yung ibang mga barangay. Kasi malaking tulong talaga ito, lalo na sa mga ibang lugar na talagang ang hirap ng tubig, ng CR. Kaya napakaganda nito. Congratulations. Engineer, congrats. At sa inyo po lahat, sa mga tiga rito po, nagpapasalamat po ako in behalf of Team Asensio Manilenyo sa tulong nyo sa buong grupo noong last election. Sa ating congressman, Congressman Joel Chua, at saka sa mga konsehal na kasama namin, kaya nang wala sila rito ngayon, si Majority Floor Leader John Easy, konsehala Paul Nieto, Mayra Echenza, at kami po, Tol Sarkal, Terence Alibarubar, at ako po, Papugoso po, lagi rin po nandito para sa inyo lahat. Maraming salamat po. Thank you so much, konsehala Pamela Papugoso. Mula naman sa pananalita at tanggapan ng ating konsehal Paul Nieto, tawagin po natin Ms. Tam Dugtu. Magandang hapon po sa Barangay 311, bali. Kinakongratulate ko lang po si Vice Mayor yung Servo Nieto sa napakagandang proyekto na pagnaw ng magandang CR sa barangay. Sana po magkaroon po ng siya ibang barangay po. Hindi lang po, in-bear po ni Consiala ako nieto, hindi lang po siya makakaratay pero binadala niya po ako para lang din po bumati po sa Barangay 311. Hello. Thank you so much, Ms. Dam Dugtu. May naman para magbigay ng pananalita sa ating lahat, ang poging-poging konsehal, Tol Sarkal. Hindi po ako mag-i-intermiso na mamaya itayin nyo lang si Kagawad Kim Team mamaya. Si Boy TikTok, abangan nyo nalang intermiso nyo mamaya. Maraming salamat po sa inyo lahat sa oras na pinili niyo po ngayon, Vice Mayor, Kagawad po, at Chairman po, Chairman Brandy, at sa lahat po ng mga barangay officials na nandito po ngayon. Tulad po ng sinabi ng mga aking mga kasamahan, diba? Napaka nakaka-proud naman po na isipin nyo ilang linggo pa lang
na natapos yung election, pero ngayon pa rin po ang team Asenso tuloy pa rin po sa paggawa ng proyekto, gawa ng mga programa para po sa ikabubuti ng ating mga distrito at lahat po ng mga batang Maynila. Nung panahon po, Mayor Mesco, diba, nung mga may mga paggawa po siya ng mga babae sa panahon niya, ang mensahe po niya lagi nun ay dahil po balik natin ang dignidad ng mga batang Maynila. Ngayon po, si Vice Mayor Yul, gumagawa rin po ng mga proyekto nito, kasama po si Mayor Ahay. Para rin naman po, nabalikan pa ang titigan po ng ating mga barangay, ating mga kadistrito. Kaya sana po, magdali lang naman po yung gagawin po natin dito sa public siya na ito. Aalagaan lang po natin sa ating mga sariling tahanan naman po. Hindi natin nagugustuhan na napakadumi ng ating mga CR. Kaya ngayon naman po, isipin nyo lang naman po na parang bahay nyo na rin po ito. At alam ko naman na dadagdag pa rin naman po yung mga ganitong klase ng mga proyekto at dadamihan pa po ni Vice Mayor Yul ang mga magagandang mga lugar dito po sa ating lungsod. Sanay na po kayo sa mga ginawa ni Vice Mayor Yul nung siya po ay congressman pa. What more na yun na kaya-kaya niya gawin po sa buong Maynila. Kaya pasalamat po tayo kay Vice Mayor Yul at sana talagang isipin po natin talaga na sa atin itong lahat. Kaya alam niyo naman, ang Team Asenso Manilenyo, hindi naman po kung mawawala. Isang tawag, isang text, isang lapit naman po sa amin. Nandito pa rin po kami. Kaya maraming salamat po sa naging support niyo. And as usual naman po tayo, Manila, God first. Maraming salamat po. Thank you so much, Pasinayaan Tol, Sargal. At ngayon naman, para magbigay din ng pananalita sa ating lahat, ang ating kapitbahay na barangay, punong barangay, Dimwel, Labanyero. Ano ba, magandang pa kayo. Ganda nga po ako. Pag-insin na po kayo kasi hindi ako ngayon yung pagsalitay. Sa ating puting Vice Mayor, yung Servo, sa ating mga kusyari, Tony, Pa, Ferenc, at sa tantong mga pagkat. Maganda po itong ating mga project na itigay po sa ating ng Congressman. Una, marami po mga kinabang, yung mga mamalingke sa ibang barangay. May mga mapapuntahan po sila yung public toilet. Kaya konti na po sa itang maraming salamat po. Thank you so much, Barangay Tribal Chairman Miguel Labanyero. At syempre naman, para magbigay ng pananalita, ang ating host barangay, Barangay 311 Chairman Randy Guillermo. Una sa lahat, magandang hapon po sa ating lahat, kalo na po sa ating mga konsyal, konsyal posteriors, aliban pa, konsyal pagpuboso, konsyal Tom Sarkal, Mamay Del Chensa, hapon Nieto, Engineer Sessin, Charmang Bong, maayon po sa naman, at kay nagtilikod, ano mga panahon, Vice Mayor Yul Servo Nieto. Ang Barangay 311, ang Barangay 311 po ay napakaswerte. Una po, kung nakikita niyo po itong overcourt project po yan ng Vice Mayor. Kasama po dyan si Armando Boy Garcenio. Kaya po, ang nag-usap po kami ni Vice kung kayo na pangalan to, pagkasundan po namin ay pangalan kay Chairman Boy Garcenio. At ngayon po, binigyan na lang po kami ng isang mga proyekto na napaka-syempre po talaga ng Barangay 311. Bigyan po tayo ng class na CR. Kaya po, maswerte ang Barangay 311. Kaya maraming salamat, Vice Mayor Yul Servo Nieto. Maraming salamat. Thank you so much, Chairman Randy Guillermo. Ngayon naman, para magbigay ng pananalita sa inyong lahat, ang utak ng lahat ng mga proyekto natin ngayon, ang Lingkod Bayan, isang mapagbalang hapon sa ating lahat, mga batang Maynila, at siyempre sa ating mga kagalang-galang, mga magigiling nating konsyal. Talaga namang napakasisipag. Biro nyo,
Natatapos lang yun ang session namin. Tatlong oras. Talagang yung discussion and debate bago may pasayang ordinansa talagang pinupusisi bago may katipad dito sa ating aronso. Kaya mapalad lang inyong lingkod, may kasama tayong mga konsyal na masisipat tulad din ang konsyal. Pero sa Libarbar, konsyala Pabugoso na kanina pa kami umaga magkasama. Ang dami na naming nakalubi ng mga magsipag tapos kanina. 1,500 na bata. At narito ang ating talagang isa din sa napakasimpag natin na magaling sa konseyo. Councilor Consalcal. At yung mga staff ng ating magagaling din na konsyal. May konsyal Apol Nieto, konsyal Maylia Chensa. At may engineer, Cecil. At narito din yung ating kapitbahay na chairman. Chairman Bong Labaniego. At ang ating host barangay. Chairman ng Randy. Kanya na. Mapalad din ang inyong lingkod na nabigyan ng pagkakataon na makapag-project dito sa inyong barangay. Akala ko dati hindi pwede tayuan ng basketball ito eh. Nung una parang nagdadalawang isip pa si Chairman Bersella na nakita naman po natin yung lugar po dito dati, di ba? Pero naituloy namin yung project. Nagkaroon tayo ng basketball dito. At ngayon, tatawagin natin itong Bersenyo Court. At maraming salamat din dahil inaalagaan niyo po ito. Dahil napaka-importante po nito sa lugar natin. Yung may paglalaroan ng ating mga kabataan. Makapag-produce tayo ng magaling na player dito, di ba? Pwedeng maglaro sa PBA. Lahat ba nang dumadayo dito, talo lahat? Kasi nung bata ako, pag dumadayo kami, kung sino may basketball court, sila lagi na nanalo. Nagiging hanap buhay ng mga nagpa-basketball court. Nag-champion na, ang galing. Ang daming naglaban doon, ha? Kayo nag-champion? Ang galing, ha? Congratulations. At ngayon naman, basketball, CR. Alam nyo, nagsimula po ito yung CR po natin. Yung kooperatiba dito, nakamiting natin dati. Tapos, one time, pumunta ako dito. Nakita ko si Mamay doon sa CR. Nirequest niya, baka daw pwedeng pagandahin yung CR. Pero hindi po papagawa. Aayusin na. Kaya sabi ko naman kayo, tapos nilapit namin kay Chairman Randy. Sabi ko, bakit lang papare-referen? Pagandahin na natin. Tapos sinabi ko kay Chairman Randy, pwede ba lagyan ng second floor CR natin para magamit din sa edukasyon naman. Una, ang ano namin, mayroon kaming katayap sana yung mga sa computer para sa mga batang maninenyo. Meron pa rin yung sa isang room, di ba? Inalapit namin sa Tesla. Kaya sa susunod, Tesla na, di ba? Tapos yung isa naman, gagawin mo ang daycare. O di magiging magkakaroon tayo ng magandang pasilidad para sa daycare student natin. Kaya maraming salamat, Chairman Randy, sa pagkakataon na ibinigay mo na magkaroon tayo ng tie-up ng ganitong klaseng programa. At okay po ba yung design? At siyempre sa ating mga katumambi natin dito, ang ating mga magagaling na kagawad, diba, na tumutulong para sa ganitong programa. At sa ating secretary, treasurer, at sa mga Manila Taker teacher. At kami po ni Ate Hani, ang ating mayong Hani Lacuna, at si Congressman Joel Chua, at ang ating majority floor leader, Consul Jong Isik. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo na ang asenso Manila inyo ay lagi niyo pong sinusuportan, tinutulungan at sinasamahan niyo sa lahat ng laban. Kaya naman sa 3rd District, nakakuha tayo ng 9-0. Tayo lang ang muna nakakuha sa history na maka 9-0 ng mga lingkod bayan dito sa isang grupo. Pero ngayon, sa buong Maynila, apat na po na distrito ang naka 9-0.
yung dalawang distrito naman, District 2 at saka District 5, parang 9-0 din, pero 8-0 po. Yung dalawang nanalo din, eh, hali lang muna din po yung dala nila. Kaya, mapalad po ang 12 City Council ngayon, dahil lahat po magkakasama. Kung nakita po natin ang bilis kilos sa syudad natin na talaga namang pinuri ng hindi lang NCR kundi buong Pilipinas na nagkaroon tayo ng magaling na mayor na naglatag ng kakaibang disiplina ng paglilingkod sa bayan na magiging madali yung mga susunod. Pero yun, yung pabahay ng project, napakagandang pabahay, 40 square meter, may kwarto para sa mga nanay, tatay, may kwarto para sa mga anak, at condominium. Pero yun, pag sakay mo, papasok ka na elevator, sabihin mo lang 14, kung anong floor ka, di ba? Iyahabi ka na, may tigatago ka pa ng basura, may tigalinis ka, may gwardiya pa. Yan yung kalidad po na binigay na servisyo ng tambalang isko, honey. At hindi lang po yan, pagdating sa edukasyon, makikita po natin yung mga public school building natin. Ang public school building natin, apat na palapag o lima. Pero ngayon sa Maynila, talagang minaximize yung lugar. 10 palapag, naka-aircon pang lahat ng pasilidad to. May maganda silang basketball, may magagandang laboratory. Talagang ibang klase yung programang nila para sa edukasyon. Dahil naniniwala tayo, naniniwala ang Asenso Manilegyo na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Sabi nga ni Dr. Asenso. Kaya yung mga bata dyan, mag-aaral kayo mabuti ha, mga anak ha. At hindi lang yan, pagdating sa kalusugan, ang kalusugan natin, meron tayong bagong hospital, hospital ng Maynila, at talaga namang high-tech. May pagmamalaki natin mga batang Maynila na magkaroon tayo ng hospital na parang private pero local lang. Napamahalaan na nagpapaganda. Ang dami pong mga programa na nilusap. Kaya tanong sa amin lagi ni Ate Amin kung ano yung gagawin pa namin. Itutuloy-tuloy lang yung mga nasimulan. At syempre, magsusulong pa ng mga iba't ibang programa. Tulad ng pinaplano ni ating mayor na nila una na magkaroon ng safe halfway house yung ating mga street dweller na may matutulugan sila. Ganyan yung pagkalinga ni ating ani. Miski yung sa street dweller natin talaga ang iniintindi niya. Yung mga health center, magkaroon ng maraming super health center sa Maynila para sa pagdating sa kalusugan. At isa lamang ang aking hangarin noon na ako'y representante ng ikatlong distrito ng Maynila. Ang matupad ang mga pangako ko sa aking mga kadistrito. Ang unti-unting makatulong sa pag-angat ng ating mga nasasakupan. At ang pagkakaroon ng maayos na pasilidad tulad mo ng palikuran ito. Ang infrastrukturang ito ay isa sa mga proyekto ng ating opisina bago maging PCR card ng Maynila. Kinagagalang ko po na sa araw na ito ay maaari na itong gamitin ng lahat. Kung makikita nyo naman, ay hindi lamang ito basta public comfort room. Ito ay isang state-of-the-art na infrastructure na maaaring mapakinabangan ng lahat. Baka nga pwede pa kayong tumambay dito sa sobrang spacious at ganda ng pusada. At naka-aircon pa ang CR natin. Diba? Aircon. Diba, Chairman Randy? Kasi yung mga makikita mong nasa pang-public, private, yung mga CR nila naka-aircon. Kaya dito sa Barangay 311, ang CR naka-aircon. Diba? At makakasa po kayo na patuloy tayong magsusulong ng mga proyektong makakatulong at magagamit ninyo sa pang-araw-araw. Sana po ay isaayos natin ang usaling ito, ating pong pangalagaan at
mapakinabangan ng nakararami para sa atin lahat ng ito. Alagaan po natin ito. Kasi pag hindi po natin inalagaan ito, madali po itong masisira, madali po itong maluluma. Hindi po tatagal. Kaya mahalin po natin ito. Sabi nga ni Chairman, ni Konsyar, sa Barangay Iwan man lang may siyas po na ganito na pwede natin pagmalaki na hindi lang basta tayo naglagay ng box para na siyas, kundi pati yung panglabas nakadesign din po. Dahil yung Maynila mayaman sa ganyang klaseng arkitektura. Kaya dito nilagay din natin sa Barangay Iwan man. At maraming salamat po sa ibinibigay mo pong support at tiwala sa inyong lingkod. Dahil dito po sa inyong barangay, naka-anim na takbo na po ako, anim na kampanya. Lagi niyo po akong ginagawang number one. Kaya maraming salamat po. At hindi ko po sasayangin yung pagkakataon na ibibigay niyo po lagi sa akin. Basta, sabi ko po, lagi ko sinasabi na maglilingkod lang po ako ng may tapon sa Panginoon para sa mga kababayan natin at para sa mga ating distrito. Di ba, Nancy? Ayan, sa Tito National. Ayun po, sa lahat po ng barangay officialis ng Barangay 311, maraming salamat. Basta, mag-ingat po kayo palagi. May COVID pa rin, ha? Medyo tumataas po ang COVID ngayon, kaya sunod lang po tayo sa health protocol na pinapatupad po ng gobyerno. Parang po sa akin yan, sabi nga, pag iningatan nyo yung mga sarili nyo, eh may ingatan nyo rin yung pamilya nyo. Pag naingatan nyo yung pamilya nyo, may ingatan nyo rin yung mga kasama nyo sa trabaho at yung komunidad. Basta stay safe, stay healthy, stay happy always. Sige po, salamat po. Thank you so much, Vice Mayor Yun. Sir Bonieto, ngayon naman tayo po ay dumako na kung saan tayo po ay magre-ribbon cut ng ating paliguran. Kaya sa ating mga espesyal na panauhi, mangyari po lamang na pumunta po tayo sa ating napakaganda at bagong-bagong bumas na public comfort room dito yan sa inyong barangay. Ayan. Of course, syempre nagpapa-abot din po ng pagbati sa inyong lahat ng ating Congressman Attorney Jovel Chua, and of course, syempre, si Councilor Attorney Jong Isip. Ayan. At syempre, sa ating mga kaibigan na nandito rin ngayon, mula sa Manila Department of Social Welfare District 3, Mr. Randy Paras, at sa ating Manila Labor Teacher, sa ating mga barangay kagawad, maraming salamat po sa pag-witness ng Pasinayaan dito sa Barangay 311 Public Comfort Room. Ayan, at sa mga oras po nito ay ating pong bubuksan ang ating paliguran. Pinakawagan po ang ating mga espesyal na panauwi ng ating mga konsehal, si ating engineer Cecil Padiso, and of course, syempre, ang ating host barangay chairman Randy Guillermo. Bibilang tayo ng 1, 2, 3! Official na po na binuksan ang ating paliguran para sa inyong at syempre, ay, sige. 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 Ay